Magandang araw Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balitang hatid ni Juan. Ating pag-usapan ang bagong programa ng SSS na dapat niyong malaman. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe na kayo sa aming official YouTube channel na Balita ni Juan. O, napakaganda ho ng pag-uusapan natin. Eh, alam mo, kung meron trending ito, yung number one trending program po ng SSS, no? Kung saan po, ito po yung in-announce kamakailan during the press con natin na pag-uusapan po natin ang consolidation of past due short-term member loans with condonation, ayan, of penalties. SSS members, padala na ng mga concerns, comments, or mga tanong po dahil nandito po ang isa sa paboritong bisita natin, ang Department Manager 3 ng Member Loans Department ng SSS. SSS members, welcome na po natin si Ma'am Neri sa Sabado. Ma'am Neri, welcome back dito sa Usap Tayo. Yes, good morning Liza, good morning Vanjie at sa ating mga taga-subaybay. Mabuting araw po sa inyo at isa na naman itong produktibong talakayan patungkol nga dito sa bagong programa yes, namin. Yun. So, ayan po si Ma'am Neri. Ito po yung eksperto talaga sa ating loans na Lisa. SSS members, padala na. Ang ganda na pag-uusapan natin. Ito parang kakaibang condonation to, no, Ma'am Neri, no? Yes, condonation ito ng penalty. Mm-hmm. Alam naman namin na alam natin, mga miyembro natin, nagdanas din ng mga siguro, yes, financial so, difficulties. Correct po. Nakaraan pa, hindi ko sasabing nakaraan. Dahil meron pa rin pandemic. Pero dahil ito pandemic, marami talagang naapektuhan ng kabuhayan, diba? Hirapang magbayad ng loans. So, tara na, Lisa. Go. Ma'am Neri, ano po ba yung pinagkaiba po nitong programang ito dun sa mga nagdaan na condonation programs po ng SSS? Ang pinagkaiba, mga naunang programa natin, meron lamang panahon o specific period kung saan pwede sila mag-apply. May simula at may hangganan na period. Itong programang ito ngayon, inilunsad natin, ito ay magiging tuloy-tuloy ng programa ng SSS. At medyo yung mga conditions nito, kasama na yung payment terms, medyo mas affordable para sa ating mga miyembro. Talagang, in short, ang layunin talaga nito, matulungan ang mga members na makapagbayad ng kanilang loans na yung penalty hindi nakasama sa babayaran nila. Okay, good news po pala ito sa ating mga members na may past due short-term loans, no? Ano po ba Ma'am Neri yung mga short-term member loans na kabilang po sa programang ito na pwede pong i-consolidate na po lahat-lahat? Ang mga kasamang loans sa programang ito ay yung salary loan, kasama na yung salary loan early renewal program, calamity loan, emergency loan, saka yung mga loans na na-restructure o yung tinatawag nating restructured loan kasama yung LRP saka yung huling programa natin PRRP 5. Mm-hmm. Kung yung loan ay past due kasama sa programa na ito. Wow, okay, no? Tineri, Ma'am Neri, ito po ba, ilimanize na natin, ano ba to? Only condonation na ba to? Ito ba yung tinatawag natin only condonation na anytime pwede na mag-avail ang members? Yung anytime pwedeng mag-avail, oo. Mm-hmm. Kasi, ang gusto nga sana, kasi gusto nating mangyari, magkaroon ng regular na programa na tutugon doon sa mga alam nating nararanasan ng ating mga member borrowers, maaaring hindi nakabayad ng loan dahil nagkaroon ng paghihirap o kaya anumang problema sa kanila na pinansyal. So, regular na. Regular. Only. In a way, only dahil kung nagkaroon ng problema before na nag-restructure, hindi nakatugon, opo, pwede uling umapply ngayon. Ayun. So, walang period to, no? Wala. Ayun. Walang period. Nabanggit yung Ms. Neri, yung past due. Ano bang ibig sabihin nun para po maintindihan ng mga members natin? Ayun. Ang past due, ito po yung definition ng past due pagdating dito sa ating consoloan program na mayroong condonation ng penalty ito, no? Mm-hmm. Natatawag natin o masasabi nating past due ang isang loan kung mayroong tatlong buwan nakatumbas na amortization na hindi nababayaran ng ating mga members. Yung tatlong buwan na amortization na yon, maaaring tuloy-tuloy o kaya ay naipon na halaga nakatumbas ng tatlong buwang hulog.
yun yung past due na mag-qualify dito. Matatawag din nating past due ang isang loan kung natapos na yung payment term, about 24 months to pay. Tapos na yung 24 months, meron pang natitirang halaga na hindi nahuhulugan. Kasama rin yun sa past due na magkukwalify sa ating programa. Ayun. Ma'am Neri, iklaro ko lang. Kunyari ho, itong 2022, January, February, March, nakapagbayad po ako. Pero itong 3 months na dumating ho, hindi na ako nakapagbayad sa loan. Pasok po ba ako dito sa programang to? Yes, pasok ka. Maliban kung nag-a-advance payment ka. Kasi ang sinasabi nating 3 buwan, kukumpute natin yung halaga na hindi mo pa nababayaran. Sinasabi mong yan, pasok sa programang ito. Ayun, parang 3 points, pasok. Ma'am Neri, excited na yung mga members natin. Dami mga questions. Kailan po ang start ng program na to? Kailan po ba ma-implement to? Or pwede nang i-apply ng mga members natin tong condonation na ino-offer natin ngayon? Yan po, doon sa aming circular na tingin ko ay nasa website na natin, Ang simula po ng aplikasyon, tatanggap kami sa September 30. So next week na yan. Simula na po ng pagtanggap ng application. Bilang SSS member, ano po ang masasabi nyo sa advisory na ito? I-comment na ang inyong reaction sa ating comment box.